Hi, welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, please don't forget to like, share, follow, comment, and subscribe. By the way, I'm Nonoy Rivera. I hope you're watching my videos right now. Today, I'm gonna show to you how to make shelf. Patungan po siya ng printer ng kapatid ko. So, I'm gonna show to you how to make it in a proper way. So, stand by po. At gagawin po natin siyang part 3 until completion. So, gumawa na po tayo ng format, pinaka-pattern. So, ito po siya. So, nilagay siya ng printer. So, iwan ko kung ano lalagay pa niya rito. And then, i-share ng books. So, dinikitan po natin at piniksan po natin siya. And then, nag-cut po ako ng side by side. So, ito po siya, side by side po. Mamaya, pipiksan po natin siya, side by side, left and right. So, ito yung pinaka-poste niya. And then, pagkakat po ko ng another shelf, dito po sa area na ito, lagawin po niyang bookshelf. So, 10 minutes lang po to. So, please, samahan niyo po ako. Carpentry work po tayo, hindi tayo electrical. So, kakat po ako rito. Ito yung mga scrap na woods. So, I'm gonna use this kasi kulang. So, kakatin po natin siya. So let's, kahit sino kaya yung gawin to, basta may gamit. So, kailangan mag-ingat tayo kasi electric po to, jigsaw po itong ginagamit natin, pang-cutting. Madaling mag-cut, i-confirm mo doon sa lagari. Hindi masyado kang pagpapawisan kasi madali siyang ikat kasi motor siya. Okay, madalas na gamitin ng mga carpentry, mga professional, gumagawa ng mga upholstery, gumagawa ng mga cabinet. So hindi tayo masasabing professional, marunong lang tayo at natuto rin tayo since na mga nakakasama natin mga carpentry. So, electrical lang po ako talaga, electrical electronics, pero kaya natin gumawa nito. So, para po to sa inyo, especially those student na gusto rin matuto, pwede nilang project ito. So, ito yung gagamitin natin dito sa pinaka first layer niya. So, kakatimpo natin siya. Lalagyan natin siya ng design para medyo maganda tignan. At once na nagawa natin ito, imamount po natin ito sa pader. So, hanggang completion po ito, part 3 po gagawin natin. Naganda ito lalo kapag namasili, saka na pinturahan siya. So, para pumantay. Ay, 13 inches. English tayo. Ayokong gumamit ng metric kasi medyo maliliit. So, pag English siya, madali siyang measure. So, 13 po. Magkaka tayo ng 13. Para sa shield. Sa first shield niya. Gawin ko siyang 1 foot para may design. Kukortehan natin siya. 12 inches. Ayan, 12 inches. So, medyo pantay yung ano, pagka inline niya, itong kahoy. So, ito gamitin natin ruler.
design tayo para medyo maganda tignan. So gamit po ako ng cover ng sequel. Lugin natin siya dito sa side by side, yung pinaka edge nya, para hindi makasugat. So ginawa ko natin yung semi-circle siya. And then ikakatugin natin siya. Ito po, kakat natin, like semi-circle tayo rito para may design siya. Mga scrap na kahoy ito eh. Dahan lang para maging aware din tayo, kasi minsan yung accidental na nahawakan natin yung ilalim, baka makatinda lirik. So kailangan maging aware tayo sa mga gadget. Yung isa naming kasama na edger yung kamay, so muntik na mabali. So talagang mga gadget na electric, so very sensitive, delikado. Tignan mabuto yung daliri. Na lang 7 minutes. Yeah. So nag-design po tayo, so medyo hindi siya nakakasuga, so liliyain na lang natin siya. Dito natin siya ilalagay dito sa unang layer niya. Unang layer niya, yan, dyan. Para may design siya. Maganda siyang tignan. So, ito, pinix ko na itong dalawa eh. Itong third layer niya, saka second layer niya. Pinix ko na siya, para medyo nakalibel siya. So, pagka natuyo siya sa pandike, ipa-final fix na po natin siya. So, ganyan po siya mayayari. Tatlong patong, isa, dalawa, tatlo. So yun dito sa area na ito, si semi-circle din natin para medyo maganda tignan. So ito po, itong unang layer ng shelf natin, ipipis po natin sa ganito. Minutes. So ipapainan na po natin siya sa unang shelf, ipipisan po natin. Gamit tayo ng sticker, pandikit. So, mas maganda may pandikit. Matibay siya. I-confirm mo sa pako lang. Pako, uga-uga. So, kailangan natin ng pandikit. So, tatagal ko na kasi na gumagawa. Talagang natuto na tayo. Sa building po tayo. So, once na may renovation, minsan ako na lang mag-isa nag-renovate. Mabait ang Panginoon, maraming skill na pinag-alob sa atin. So, pasalamat ako sa kanya, yung wisdom, skill, sa katalin. So, sinishare ko to kasi mas maganda, hindi lang ako nakakaalam, mas marami rin ang makaalam, especially those people who need to learn, especially the student, na ginagawa po nilang project. So, ito na po yung chances nyo. So, nag-line na po ako rito. Line po ako rito. Line po ako rito. Ito, nakalibel yan. Gamit tayo ng libel. Libel. Diyan po natin siya insert. Doon sa pinaka lower edge niya.
para malaki malagyan dito sa loob. Yan, ganyan. Papako natin siya. So, I'm gonna use this, ano, this nail, 2 inches. Tama-tama lang yun dyan. Ito ko siya unang pinako para ma-eskwala natin. Yan. Hindi, gagamit tayo nito ng eskwala. So, para hindi naman siya tabing itignan. Pako din huli natin. Doon sa gitna. Kabila naman. Pero pag pinainal natin so kailangan talaga natin ng squad para mapantay natin before na i-fix na. Gamit ko na tayo dito para mapantay lang. Pag natuyo na yung pinaka-stick well niya, napay dito tayo. Makita natin ang squares. Yan. Tuyuin lang natin to, tapos mamaya natin siya i-panel. So, i-close ko po para sa part 2 natin. Standby lang po.